mayroong 100 bulkan sa ating bansa at ayon sa datos ng PHIVOLCS noong 2018, 24 dito ang aktibo na pinangungunahan ng Mount Mayon sa Alvolcano, Mount Pinatubo at Mount Kibo-Kibo. Noong nakaraan ay tinalakay natin ang 10 pinakamapaminsalang pagsabog ng bulkan sa buong mundo. At ngayon ay atin namang aalamin ang 4 na pinakadelikadong bulkan sa Pilipinas na naidokumento sa nakalipas na 600 taon at ang mga bulkan na itinuturing na dormant at potentially active na dapat paghandaan dahil maaaring sumabog ang mga ito anumang oras kung saan ang ilan sa mga ito ay malapit sa mga major cities. Pilipinas ay nasa ibabaw ng isang natatanging tectonic plates na perpekto sa volcanism at aktibidad ng lindol. Matatagpuan ang ating bansa sa mga hangganan ng 2 tectonic plate, ang Philippine Sea Plate at ang Eurasian Plate. At napapaloob ang bansa natin sa Pacific Ring of Fire, isang horseshoe-shaped belt na may habang aabot sa 40,000 kilometro at lapad na humikit kumulang 500 kilometro kung saan madalas na nagaganap ang pagsabog ng bulkan at lindol na dahil sa paggalaw at pagbanggaan ng mga lithospheric plate sa ilalim ng dagat Pasipiko na lumilika ng halos walang tigil na serye ng subduction zone kung saan dito nagsisimula ang bulkan at lindol. Number 4, 1871 Kibo-Kibo Eruption. Ang bulkan ay kilala din sa pangalang Katarman Volcano na matatagpuan sa isla ng Kamikin. Sa modernong panahon ay 5 beses pa lang itong pumutok at ang unang naitalang pagputok nito ay noong 1827 at nasundan noong 1862. Ngunit ang pinakamalalang pagsabog nito ay naganap noong 16 ng Pebrero 1871. Nang nagsimulang maramdaman ang mga pagyanig ng lupa na lalo pang lumakas pagsapit ng Abril ng kaparehong taon nang lumabas ang lava sa bungangan ng bulkan na nagtuloy-tuloy sa loob ng 4 taon kung saan ang vent na nabuo ay tinatawag na ngayong Mount Vulcan. Ang lindol na nalikha ng pagsabog ng bulkan ay siyang nagpalubog ng bayan ng Old Katarman kabilang ang simenteryo at simbahan. Sa ngayon, ang Kamikin Sunken Cemetery ay isa sa tourist attraction at isang malaking cross ang itinayo upang magsilbing alaala ng naganap na pagsabog ng bulkan. Number 3, 1754 Taal Volcano Eruption. Ang bulkang Taal ay matatagpuan sa probinsya ng Batangas at ikalawa sa pinaka-aktibong bulkan na umabot ng 42 pagsabog ang naitala sa pagitan ng 1572 at 1977 at ang pinakamapaminsala sa lahat ay naganap noong 1754 na tumagal ng halos 7 buwan kung saan natabunan ng 84 centimeters o hanggang bewang na abo ang bayan ng Tanawan, Taal, Lipa at Sala, maging ang Pansipit River ay nabarahan na naging dahilan upang ang tubig sa lawa ay tumaas. Ang pinakahuling eruption ng Taal ay huling naitala noong August 3 ng taong kasalukuyan at dahil sa pagtaas ng sulfur dioxide emission na umabot ng 12,125 tons malayo sa pangkaraniwang inilalabas nito na umaabot lang ng 4,952 tons, kaya ang mga volcanic smog at toxic gases ay maingat na inoobserbahan. Number 2, Mount Mayon Eruption. Ang Mount Mayon ay matatagpuan sa Albay, Bicol. Ito ay tanyag sa buong mundo sa pagkakaroon ng perfect cone
Ngunit sa kabila ng kagandahan, tinuturing itong pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas na sumabog na ng 47 beses sa nakalipas na 500 taon. Ang pinakamapaminsalang pagsabog nito ay naitala noong February 1, 1814 na umabot ng VEI Level 4 at naglabas ng napakaitim na abo ang bulkan kung saan napuruan ang bayan ng Kagsawa na kumitil ng mahigit 1,000 katao pati ang ilang karatig na lugar ay hindi rin nakaligtas. Ang mga buhangin sa baybayin ng Legazpi Albay ay naging kulay itim. Umabot sa 9 metro ang kapal ng abo, kaya naman itinuturing ito ng FIVOLX na pinakamapaminsalang pagsabog ng bulkang mayon na pinaniniwala ang mas nakapagpalalapan ng sitwasyon ay noong sumabog ang Mount Tambora sa Indonesia ng kasunod na taon. Kaya naman binansagan ang taong 1816 na A Year Without a Sum. Number 1, 1991 Mount Pinatubo Eruption. Ito ay matatagpuan sa bulubundukin ng Zambales na nasasakupan ng mga probinsya ng Pampanga, Tarlac at Zambales sa Central Luzon. Ang bulkang Pinatubo ay kilala sa pinakamapaminsalang pagsabog nito noong June 15, 1991 na umabot sa VEI Level 6, ikalawa sa pinakamalaking eruption ng 20th century na pinangungunahan ng pagputok ng Nova Rupta sa Alaska noong 1912. June 12, 1991, nang unang magbuga ang bulkan ng abo na may taas na aabot sa 19 kilometro, nasundan pa ito ng sumunod na araw at pagsapit ng 15 ng Hunyo, tuluyan nang sumabog ang bulkang Pinatubo at umabot ang ash cloud nito sa taas na 40 kilometro. Nagdilim ang kalangitan at naglipa na ang mga abo na umabot ng hanggang Indian Ocean. Umabot ng humigit kumulang 20 milyong tonelada ng sulfur dioxide ang kumalat sa hangin na naging sanhi ng napakabilis na pagbaba ng pandaigdigang temperatura. Ang lahat ng mga istruktura at infrastruktura na nakapaloob sa 30 kilometers radius ay nasira at ilang bayan ay natabunan ng putik. Tinatayang 847 na katao ang nasawi at libo-libo ang taong nawala ng tahanan at ang lalo pang nagpalala ng sitwasyon ay ang pagtama ng bagyong Didi. Ayon sa isang volcanologist, ang mga volcanic eruption ay malaki ang tiyansang maging malakas kung ito ay manggagaling sa isang hindi aktibong bulkan o matagal nang hindi sumasabog dahil mas naiipon sa ilalim ang magma, kaya napakalaki ang tiyansa na makalika ito ng malaking pagsabog na lupang mapanganib sa lahat. At sa kasamaang palad, ang bansa natin ay may mga dormant volcano at mga potentially active na malapit lang sa mga pangunahing lungsod o sa mga matataong lugar. Tulad na lang ng Mount Banahaw na matatagpuan sa pagitan ng probinsya ng Quezon at Laguna, itinuturing din itong banal o sagradong lugar. Ang Mount Arayat na isang potentially active stratovolcano na matatagpuan sa probinsya ng Pampanga, walang malinaw na naitalang malaking pagsabog ng bulkan, ngunit ipinagpapalagay na ang pagsabog nito 1,000 taon na ang nakalipas ay siyang dahilan sa pagkapuo ng lava dome sa western slope ng bundok na tinatawag na White Rock. Mount Makiling, isang dormant volcano na matatagpuan sa pagitan ng Laguna at Batangas. Walang naitalang pagsabog nito sa kasaysayan, ngunit makikitaan mo ito ng mga palatandaan na ang mga volcanism at magma chamber nito ay nananatiling aktibo, dahilan kung bakit napakaraming mga hot spring sa Laguna na malapit sa Mount Makiling.